Good morning mga palangga. Ngayong umaga nga pala, napakalakas ng ulan dito sa amin sa probinsya. Kaya naman, para ang sarap makakumain ng kumain, kaya naisipan ko na lang na magluto ng ginataang tilapia. Parang, ang sarap kumain talaga. Kaya, tara, luto tayo. Una nga pala, inasinan ko muna yung 1 kilong tilapia. Ayan, para ready na yan ito. Dito na natin itong 1 kilong tilapia. Ayan. Tignan natin na maging brown talaga yung dahil sa brown, sa ayan ang mga palangging. Sa tingin ko, luto na yung ilalim kaya pwede na natin itong balik-tarin. Dahil yan ay napaka-sariwa na binili ko sa kalinggo kanina. Ayan ang mga palangga, luto na yung unang batch, kaya alisin na natin ito. Para maprito naman yung iba. Mga palangga, luto ng chicken bat. Lutuin na natin ito. Dahil nagugutom na ang aking mga anasis. Malapit-lapit pa. Ito nang panghuli mga palangga. Ayan. Ayan mga palangga, napainit na ako ng kunting mantika. Ngayon naman ay magsasara tayo ng mga sangkap tulad ng bawang. Sibuyas at luya. Tayo na natin ito mga palangga na magkunting brown ang kulay niya. Ayan. Ayan ang mga palangga. Ayan mga palangga, dahil nag-brown na yung mga ginisa natin sangka, pwede natin ibalik dito yung isda. Kamayin ko na para hindi masigira yung isda natin. Ayan. Malinis naman yung kamay ko. Okay, masikip siya palangga, no? So, okay lang. Carry lang yan. Ayan. Ngayon mga palangga, na-range na natin yung isda. Pwede na natin ito ilagay ang freshgata or coco mama. Pwede rin kayo gumamit ng kinayo taniyog para yun ay mas masarap dahil sariwa. And ibuhos lang natin yan sa isda. Wow, sarap. At additional ako dito palangga ng kalahating basong tubig para naman kahit pa paano eh matakpan ng sabaw yung isda. Ayan. Dito ko na lang nilagay yung tubig para masimot yung gata sa loob. Dahil na natin yung kumulo. Ayan na mga palangga, dahil kumulo na, pwede na tayo magtimpla ng asin.
Tsaka magic sarap kung gusto nyo. Pwede namang patis dahil sa pagkakataon ngayon wala akong patis. Asin lang meron ako kaya ito lang muna ilalagay ko. Sa kutsara pala ito pero nasa inyo na yan kung anong alat ang gusto nyo. Kung gusto nyo mas maalat o katamtaman lang o yung sakto lang. Okay. Yan. Wow. Saka, siklaan natin ito ng matisarap. Ubos ko na ito. Konti lang na naman ito eh. And then, karinta. Siyempre, pampalasa. Wow. Then, siyempre, sili. Takpan muna natin mga palangga para yung gata manuot doon sa isda. Ayan mga palangga, tingnan na natin dahil ilang minuto na itong kumukulo. Tikman na natin saan ba yung lata. Wow! Talaga naman, napakasarap. Tikman po natin. Napakasarap. Sakto lang yung alat niya. Wow! Ayan mga palangga, luto na yung ating ginataang tilapia. Sakto lang yung alat niya para sa akin. Pero kung sa inyo, pwede kayo mag-adjust ng asin or patis na naayon po sa taste na gusto nyo. Ngayon, dahil luto na at ayoko namang maubusan ito ng sabaw, dahil ang mga anak ko mahilig sa sabaw, pwede na natin ito lagay ang sibuyas na dahon or dahon ng sibuyas. Ayan, sprinkle lang natin ganyan. Wow, mga palangga. Yummy. Wow. Talaga naman, napakasarap. Pwede na natin yan i-serve, mga palangga. And sana magustuhan niyo po itong recipe ko. Bye-bye. Thank you for watching.